Makahiya. Health benefits ng makahiya. Ang halamang gamot na walang hiya sa paglaban sa sakit. Ang makahiya ay isang halamang katutubo dito sa atin sa Pilipinas. Ang makahiya ay may scientific name na Mimosa pudica. Ito ay tumutubo kahit saan lalo na sa mga bakanteng lote na hindi masyadong dinadaanan ng mga tao. Ang halamang ito ay hindi naman talaga itinatanim o inaalagaan. Sa mga sakahan, ang makahiya ay itinuturing na damo. Pero damo o peste man kung ituring ng ilan, ang makahiya ay isang halaman na may pambihirang mga katangian at sa katunayan, ang makahiya ay isang namumukod tanging halamang gamot dahil sa mahabang listahan ng mga sakit na kaya nitong pagalingin. Bakit kaya makahiya ang tawag sa makahiya? Ito ay dahil sa kakatuwang kayarian at tugon ng halamang ito kapag ito ay hinahawakan. Subukan mong masagi at bigla itong titiklop na parabang nalanta, ngunit babalik lang sa dating ayos sa loob ng ilang minuto. Dahil sa pagiging napakasensitibo ng halamang ito, ito ay mas kilala sa banyagang pangalan na touch me not o sensitive plant. Tulad ng nasabi na, ang makahiya ay isang epektibong halamang gamot dahil ito ay diuretic o pampaihi at anti-asma. Ginagamit ito ng mga taong hindi makaihi at ng mga pasyenteng may sakit na may kinalaman sa dugo. Pag-usapan natin ang mga pakinabang ng makahiya bilang halamang gamot. Una, gamot sa sugat. Ang makahiya ay matagal nang ginagamit bilang gamot sa sugat. Ang dahon nito na may kasamang kaunting tubig ay ginigiling at pinipiga para sa katas nito. Alam mo ba, ang pamamaraang ito ay napatunayan ng mga dalubhasa bilang epektibong gamot sa sugat. Nakita ng mga doktor na ang paggamit ng ointment na gawa sa makahiya extract ay epektibong nakapagpapabilis ng paggaling ng sugat. Pangalawa, gamot para sa kamandag ng ahas. Isang kakaibang pag-aaral ang isinagawa para patunayan ang kakayahan ng makahiya na labanan ang kamandag ng ahas na kobra. Kinuha ng mga dalubhasa ang katas ng ugat ng makahiya sa pamamagitan ng pagpapakulo dito at napatunayang may kakayahan itong i-neutralize ang laso na galing sa kobra, pero tandaan, ang gamutang ito ay ginagawa lamang ng eksperyensyadong mga manggagamot at herbalist. Pangatlo, gamot para sa ulcer. Isa pa sa mga pag-aaral na isinagawa sa makahiya ay ang posibleng gamit nito sa pagpapagaling sa sakit na ulcer. Ang pagsasaliksik ay isinagawa sa mga daga na may ulcer. Nakita ng mga dalubhasa na ang katas ng halamang gamot na makahiya ay epektibo para mabawasan at tuluyang magamot ang ulcer. Pang-apat, gamot sa pagtatae. Ang makahiya ay epektibong halamang gamot sa pagtatae. Napatunayan sa isang pagsasaliksik na ang katas ng makahiya na kinuha sa pamamagitan ng paghalo dito sa ethanol at langis ng castor ay epektibong lunas laban sa pagtatae ng mga dagang albino. Panglima, gamot sa pamamaga. Napatunayan sa isang pag-aaral na ang makahiya ay mabisang panlaban sa pamamaga. Ang pananaliksik ay ginawa sa mga daga na sinadyang magkaroon ng edema o pamamaga sa paa. Ang resulta ay malinaw na nagsasabing ang halamang gamot na ito ay epektibong gamitin laban sa pamamaga. Dito sa atin sa Pilipinas, may mga tao na naglalaga ng dahon ng makahiya at ginagamit ito bilang compress o kaya naman ay panghugon sa bahagi ng katawan na namamaga. Kaya pala sinasabi ng mga matatanda na ito ay epektibong gamitin sa pamamaga. Pang-anim, makahiya bilang gamot sa diabetes. Ang kakayahan ng makahiya na gamutin ang diabetes ay napatunayan sa ilang magkakaibang mga pananaliksik. Halimbawa, sa isang pag-aaral gamit ang katas ng dahon at ugat ng makahiya, nakita ng mga mananaliksik ang epekto ng araw-araw na pagkain ng makahiya extract sa pagbaba ng blood sugar ng mga pasyente. Pangpito, gamot para sa kalusugan ng atay. Alam mo ba na ang halamang gamot na makahiya ay kapaki-pakinabang din sa kalusugan ng atay mo?
Ito ang sinasabi ng isang pag-aaral na isinagawa para patunayan ang kakayahan ng makahiya na protektahan ang atay laban sa mapaminsalang mga toxins. Nang bigyan ng mga daga ng katas ng makahiya, nakita ng mga mananaliksik na naging proteksyon ito sa mga atay ng mga hayop laban sa mga lason sa atay. Pangwalo, ang makahiya, bilang pamatay mikrobyo, fungi, virus at bakterya. Ang makahiya ay napatunayan na mabisang panlaban sa mga mapaminsalang mga mikrobyo tulad ng fungi, virus at bakterya. Nakita ng mga dalubhasa sa isang pag-aaral sa katas ng makahiya na ito ay may taglay na antimicrobial properties at epektibong pamatay ng mga mikrobyong karaniwan ng nagiging sanhi ng mga karamdaman ng mga tao at hayop. Pangsiyam, gamot sa bato o kidney stone ang makahiya. Ang makahiya ay pampaihi o diuretic, kaya ito ay pinaniniwalaang lunas sa sakit sa bato. Pangsampo, hika. Nakatutulong naman ang pag-inom sa pinaglagaan ng buong halaman ng makahiya na mabawasan ang mga sintomas ng hika. Panglabing isa, dysmenorrhea. Maaring inumin ang pinaglagaan ng dahon ng makahiya para sa kondisyon ng dysmenorrhea o ang pananakit ng puso na kadalasang nararamdaman kapag may buwa ng dalaw. Panglabing dalawa, ubo na may makapit na plema. Mabisa naman para sa kondisyon ng ubo na may makapit na plema, dry cough, ang pag-inom sa pinaglagaan ng dahon ng makahiya. Panglabing tatlo, almoranas. Ang pamamaga at pagsusugat ng tumbong dahil sa almoranas ay maaaring matulungan ng pag-inom sa gotas na hinaluan ng pinulbos na dahon at ugat ng halamang makahiya. Panglabing apat, pasa. Ang mga pasa ay maaari naman lagyan ng dinikdik na dahon ng makahiya. Makatutulong ito upang mabilis na mawala ang maitim na kulay ng pasa. Panglabing lima, hirap sa pag-ihi. Mabisa naman para sa kondisyon ng hirap sa pag-ihi o ang pag-inom sa pinaglagaan ng ugat ng makahiya. Panglabing anim, galis. Maaari din gamitin ang katas ng dinikdik na halamang makahiya para sa pangangati at pagsusugat sa balat na dulot ng galis. Anong bahagi ng halaman ang ginagamit bilang gamot at paano ginagamit ang mga ito? Maaaring gamitin bilang gamot ang ilang bahagi ng halaman tulad ng ang buong halaman ay maaaring gamitin sa panggagamot. Maaari itong ilaga at ipaunom sa taong may karamdaman. Maaari ding katasan ang halaman upang ipampuhid sa ilang kondisyon sa balat. Ugat. Ginagamit ang ugat ng makahiya sa panggagamot sa pamamagitan ng paglalaga at pag-inom sa pinaglagaan. Buto. Ang buto naman ay kadalasang dinidikdik at ipinangtatapal sa ilang kondisyon sa katawan. Dahon. Ang dahon ay maaaring ilaga din o ihalo lamang sa inumin. Kung gusto mo ng mga ganitong content ay i-subscribe mo na ang channel na ito. Nag-upload ako ng mga kaalaman na nakakatulong sa ating kalusugan. I-like at share mo na rin para makatulong din tayo sa ibang nangangailangan ng iba pang kaalaman.